fun with Cake with 12 Lessons. Don't forget to subscribe! Ang pananakop sa Pilipinas. Naluklok sa trono ng Spain si Haring Felipe II at naging masigasig na sakupin ang kapuluan sa Silangan na ipinangalan sa kaniya. Dahil dito, itinalaga niya si Miguel Lopez de Legazpi, isang opisyal ng Mexico na pangunahan ng ekspedisyon pabalik ng Pilipinas. Naging katuwang ni Legazpi ang praile na si Andres de Urdaneta. Ito ay dahil nakarating na si Urdaneta sa Pilipinas sa panahon ng ekspedisyon ni Loaiza. Nagsimula ang paglalayag ni Legazpi sa Navidad, Mexico noong Nobyembre 19, 1564. Tinawid ng mga Espanyol ang Pacific Ocean hanggang sa makarating sa Samar noong Pebrero 13, 1565. Dahil sa matinding gutom, nagpatuloy ang paglalayag ng mga Espanyol sa karagatan ng Visayas. Kadalasang hindi mabuti ang pagtanggap ng mga katutubo sa kanila. Noong Marso 16 naman, ay nakipagsandugaan si Legazpi kay Sikatuna sa Bohol. Noong Abril 27, 1565, nakarating si Legazpi sa Cebu. Nagsimulang magtatag ng mga pamayan ng Espanyol si Legazpi sa Cebu matapos ang labanan sa pagitan ng mga dayuhan at ng mga Cebuano. Nabigo ang mga Cebuano dahil sa higit na makabago ang mga sandata ng mga Espanyol. Itinakda ni Legazpi ang Cebu bilang kauna-unahang pamayan ng Espanyol sa Pilipinas. Pinangalanan niya itong La Villa del Santísimo Nombre de Jesús. Tulong kaalaman! Ang Kalye Colon sa Cebu ang itinuturing bilang pinakamatandang kalye sa Pilipinas, na isama ang naturang kalye sa plano ng pamayan ng bubuoin ni Legazpi noong 1565. Sunod na nagtayo ng mga pamayanan si Legazpi sa Panay noong 1569. Sinundan ito ng pagtatag ng pamayanan sa Masbate, Tikau, Burias, Mindoro, Mamburao, at Albay. Matapos ito, naghanda si Legazpi upang sakupin ang Maynila. Itinalaga niya si Martin de Goiti bilang pinuno ng pwersang Espanyol sa Maynila. Noong una ay magiliw ang pagtanggap ni Raja Sulaiman at Raja Matanda sa mga Espanyol sa paniniwalang kapayapaan at pakikipagkaibigan ang layunin ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sa huli ay nauwi ang kanilang pagkakaibigan sa labanan. Nagtagumpay ang mga Espanyol laban sa mga tao sa Maynila noong Mayo 19, 1571. Dahil dito, tuluyan nang napasailalim ang Maynila sa pamahalaan ng mga Espanyol. Nangako ang mga naninirahan sa Maynila ng kanilang katapatan sa bagong pinuno. Noong Hunyo 24, 1571, kinilala ang Maynila bilang isang syudad o lungsod ng Spain. Nagpatuloy ang pananakop ng mga Espanyol pagkaraang sakupin ang Maynila. Pinangunahan ni Juan de Salcedo, apo ni Legazpi, ang pagsakop sa mga karatig lugar ng Maynila hanggang sa mga pamayanan sa timog ng Luzon at Bicol. Nakarating din siya sa hilagang bahagi ng Luzon, patungong Cagayan at pabalik ng Maynila. Napasailalim din sa kapangyarihan ng Spain ang mga pamayanan sa gitnang Luzon sa pamumuno ni Martin de Goiti.
for